Hey guys, so right now I'll be unboxing this item I just bought from Amazon, and this one cost me about 59 Canadian dollars. It's one of the cheapest in the list, but I just wanted to test it out because I want to use its microphone when I'm kind of singing, because I like to sing, but then I need some effects, right? So I got this professional condenser microphone with patented audio reference compounding, I don't know what that means, for crystal clear sound, legendary vocal condenser microphone, and it's just the same. On the back, and yeah, so let me open this. This one is made from China, and then let me open it and show you what's inside. Again, this is one of the cheapest in the market. This one comes with like a cheap earphone set or piece right there, some a USB cord, and comes with this I will deal with that later, and comes with this piece. I think this is like a shock absorber or something, so you put this on the mic, so even if you touch the or bump the mic, it doesn't really create that loud thump sound. And we have this what do you call this again? It's for the microphone. It's a microphone cord. Also comes with this clamp. So this is what you can use to attach your microphone stand onto your table. We have another cord here. This one seemed unwounded already, so I don't know if this is a return item that I'm getting. And then another cord, so I've got two cords already, or three or four, including the microphone cord. So four. I have an instruction manual here. I have the microphone foam, like the guard. And then, of course, the mic. This thing seemed opened, like previously opened. I hope it works. Oh man. So it connects like that. I think this is the easiest thing to do. There, it connects like that. And then, of course, we have the microphone stand or holder, which is also open already, I think, right? So let's take all the pieces out. Oh, there you go. And then we have this little box, which is called, I don't see, oh, here, sound card live, or live sound card user manual. So I'll figure this out, and I'll show you how it works, okay? Okay guys, papakita ko sa inyo kung gaano kadali i-set up ang microphone na to, okay? So syempre, itong box na to, kasama na yung mic. Kasama na yung cover. Tapos, ang gawin nyo, ikabit nyo muna siya dito sa tinatawag na shock mount. Okay, ikabit nyo na siya dyan, ipasok nyo lang to sa loob nito. And then, saka nyo naman ikabit yung wire or yung cable. Or siguro kahit last na yun. And then, ikabit nyo lang siya dito sa stand mismo. Dito sa stand. Yan, okay? Ikabit nyo siya sa dulo na yon. And then, yun namang stand, ano siya eh, may clamp siya. So to, iniikot-ikot lang to. Hanggang humigpit tong parang screw na yan. Tataas yan eh. So, ito yung pang-ikot nyo. Alternate nyo lang yan. Ikot yung ganyan, so ikot nyo. And then, hanggang sa humigpit na humigpit yan sa ilalim ng table na yan.
Tapos, isecure nyo lang siya na hindi tutumba kasi ayaw nyo rin naman mabagsak yung microphone, masira. Tapos, ito naman yung pinaka-pop filter. Ito, hawakan ko. Screw nyo lang yan. Nasa inyo na yan kung saan nyo ipoposisyon yan. Yung ibang microphone, nakaturo sa baba. Ako, okay na siguro sa akin yan. Hindi man ako professional singer, obviously. So, yan. Ito naman pop stand. Pop filter. Para sa mga letter P yan, letter Bs natin. Diba, pag nagsalita ka ng P, Papa P! Diba, parang bumubugi. So, okay, bababa. Diba? Maingay yung B sa kanyang letter P. Yan yung silbi niyan, yung fini-filter niyan, bukod sa siyempre sa laway. So, yan yung pop filter. Ngayon, madali naman itong box. Super shortcut ang gagawin natin, ha, para hindi masyado, hindi komplikadong pakinggan. Ano? As I said, ako, beginner din ako. So, nung nakita ko yung mga chords na yan, nung ina-unbox natin kanina yan, tinabahan na ako, sabi ko, paano kaya ikakabit yung mga to? Hindi ko alam to. Basic na tip ko sa inyo, tatlo dyan para sa phones. Isa-isa ko mamaya, bakit phone? Isa naman sa laptop. Yung laptop, yan yung source of power nyo. Okay, wala tong kinakabit sa pader, wala. Although alam ko, pwede rin naman kasi USB yung charger. Pero yan kinakabit nyo sa laptop kasi yung laptop ang magiging source of power ninyo at yung laptop ang magiging source ng music. Yun ang pinakasilbi ng laptop, yung music. Tandaan nyo, ang laptop, basic lang to. Siyempre, yung mga magagaling dyan, siguro nagagamit na sa ibang paraan yung laptop. Pero para sa pagkakaintindi ko, yung laptop ay yung source ng background music niyo or yung song. Okay? Ito naman, yung para sa cellphone. Bakit kailangan nyo ng cellphone? Yung cellphone, kasi yun yung video camera nyo, yung cellphone. Tapos, mamaya, babalikan natin yung sa cellphone. Ito yung unang phone. Ito yung headphone. Okay? Yung headphone, para marinig nyo yung music or yung voice nyo. Okay? Ito naman, yung microphone. So, tatlo yung phone. Ito yung nakakabit sa microphone. Ito, itong cord, yung cable na yan. Yun yan. Microphone, headphone, okay, tapos cellphone, computer. Basic na basic, apat lang. Ngayon, ang microphone, syempre, dyan kayo nagsasalita, dyan kayo kakanta. So, kunwari lang to ha, kakanta ako, bayang magiliw. Subo lang background yun. Kaya kailangan nyo nitong cord na to na nakakabit sa laptop, yun yung magbibigay ng music. So, hanap kayo sa YouTube or kung saan man, hanap kayo ng music, background music, ipapasok ng itong cord na to, yung background music dito sa sound card. So, nandito na yung background music. Yung voice nyo naman, dito sa microphone, papasok din sa sound card na to. So, habang tumutugtog yung music, yung song, kumakanta kayo, pumapasok dyan, na-adjust nyo ngayon yung volume, okay, saka yung echo, tapos yung mga iba-ibang controls pa na extra dyan. Tapos, syempre, hindi nyo maririnig dahil hindi naman speaker to, di ba? Sound card to eh. So, hindi nyo maririnig yung lumalabas dito yung mismong sound. Kaya kailangan nakakabit yung headphone. Okay? Or earphone. So, headphone, microphone, cellphone. Ngayon, so nandiyan yung music, di ba? Naririnig dito sa headphone nyo. Paano nyo marirecord yun? Paano nyo magagawa na para kayong singer na gumagawa ka ng YouTube video, di ba? Nakakabit to sa cellphone, di ba? Tandaan nyo, ito cellphone. So, kapag lahat ng sounds dito, dalawa ang nilalabasan. Yung headphone, okay? Headphone, narinig nyo. Saka itong cellphone. Sa cellphone, marinig yung cellphone, although walang sound yung cellphone nyo, ha? Hindi nyo marinig sa cellphone. So, papasok sa cellphone nyo yung sounds. Magkasama ni music, saka yung voice nyo, magkasamang papasok sa cellphone. Tapos, marirecord siya kapag naka-on yung camera ninyo. So, nakatutok sa'yo yung camera, yung sounds, pumapasok din sa cellphone, tapos naka-record, marirecord ngayon yung kumakanta ka, yung ikaw mismo, nakikita mo yung sarili mo kumakanta ka, plus yung music, saka yung voice mo.
Ganun ka-basic lang to. Napakadali lang na eh. Anong una, inintindi ko, parang complicated eh. Again, ito ang source ng music. Yung laptop. Ito naman ang source ng voice, ng kanta nyo. Ito. Okay? So, music, saka voice. Para marinig mo, ito, headphone. Para ma-record, ito, cellphone. Basic. Okay? I'll show you how it works. Okay guys, ayusin natin ang camera ha. Okay. So, yung sound card ko, ito. Tapos yung laptop, nandito. Ito yung cord ko for the phone. Diba? Unang, ang originally, ganyan lang talaga yan. Pero, kung meron kang iPhone, usually may kasamang ganito pag bumili ka ng iPhone, diba? As a box. So, ginagamit ko yan eh. Para i-connect ko yung mga, yan. Ngayon, yan, dito na ako. Ngayon, syempre, kung nakakabit kayo sa laptop, make sure na pinower on. Kung makailangan sabihin niya, automatic. I-turn on nyo lang yung power. Masyado mataas ang headphone. Yan. So, turn on nyo yung power, pindutin nyo lang siya, i-press nyo ng mga 3 seconds. So, from red, nagiging blue siya. Tandaan nyo, ito yung source ng music, ito rin yung source ng power kasi nakakabit sa laptop. Okay, ito naman yung echo. Ito naman yung pinaka-master control ng microphone. Pero mahina siya eh, masyado marinig. Merong master control ito sa baba. Ang tawag nila monitor. Pero ganun din ang sound, ganun palakas. Pero siguro dahil nakaharap ako dyan sa camera. Ito naman, yung master control ng music. So, magpiplay ako. Ito kanta ni Brad Daniel Razum. Alam niya. Brad Daniel Razum. MC. Yan. So, narinig nyo yan. Pwede ko lalakasan. Ito yung background music, diba? So, pwede ko lalakasan. Power niyo yung boses niyo kung parang ano yun, di ba? Sa sample lang ko lang, hindi ako magaling kumanta, pero sa sample lang ko lang. Sound ang volume ng phone. Kasi, pag meron yan, hindi niya mare-record yung volume nitong, yung background music. I tried it. In-experiment ko. Pero, ba't walang ano? Hindi marinig yung lumalabas sa laptop. Yun. Lower ko down ko lang yung volume. Sinadet ko, pumasok. Alright? So, yun lang. Tapos, may mga sound effects ito ng baril. Uy! Mali. So, gunshot. Pwede rin palitan yung voice mo. Voice changer. Hello? Hello? Ayan. Yun, boses ko. Hello? Pwede naman. Hello? 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 Ayan. Back to my normal voice. Meron din keys. Okay? So,
2,400 pesos, yung mga 3,000 pesos kasama pa delivery, pwede na to kasi may microphone ka na. Lahat ng wires or cables, kompleto na. Yung apat cables, may mga extra pa. Hindi ko na ginamit. Tapos, kasama itong sound card. Tapos, kasama pa yung stand ng mic. Yan, lahat ng yan. Kompleto na eh. Kaya, sa 3,000 pesos sa panahon ngayon, tingin ko, pwede na to. Basic lang to, guys. Basic, pero... pwede na eh, kasi kung gusto mo lang naman mag-record ng kanta mo, or gusto mo mag-vlog, magmukhang lalong professional, mga vlogs mo, ito, pwede na ito sa 3,000 pesos. More or less, mga 3,000 pesos. Kasi nakuha ko siya ng mga $60 kanina. Yan, isa. Times 4, kasi, ano, 4, 5, ayun. So basic, pwede na itong D8. Recommendable. Kasi lalo kung nakapackage na nga, kompleto na siya lahat. Tapos, nandito pa yung instruction manual. Tapos, dito ngayon yung headphone na kasama niya. Yun yung headphone na kasama niya. Kaya lang ginamit ko itong headphone ko para may mas sarado. Saka yung wala akong notch. Yung mga regular na headphone, nahuhulog sa tenga. Wala akong ganun. Hindi nakakapunta na. Or earphone. Anyway, yun. So, pwede na to sa 3,000 pesos. Okay? So, thank you for watching, guys. Sana, gusto ko mag-subscribe kayo. Okay, subscribe kayo. Tapos, comment lang kayo. Tanong kayo. Baka makasagot ako. So, paano? Pero basic lang. Pero, I tried my best kasi nga, bubili ko nito. Malamang ko, may mga kapwa tayo sa babae. Alright guys, thank you. And please don't forget to subscribe sa Mr. Tolentino fan. Alright, ingat kayo palagi dyan guys. And I hope to see some of you. Okay guys, gamitin nyo itong sound card. Thank you and... Hey, bye-bye.